Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay September 29, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, samahan po ako ninyo sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection. Dahil patuloy po ninyo kami inilalayo, inaadi at iniiwas sa lahat po ng kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan. Salamat din dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan at biyaya ng kalusugan na galing sa inyo, malayo sa mga sakit at karamdaman. Salamat din po Panginoon sa inyong provision sa araw-araw dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. Salamat sa iyong biyaya. Tunay nga po na sapat ang iyong biyaya sa bawat isa. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayong umaga upang pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Patuloy po ninyong pagpalain ng aming buhay kasama ng kanya-kanya naming sangbahayan dahil naniniwala kaming lubos that your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask that once again send your word sa lahat po ng mga nakikinig ngayon upang mapagpala ang aming mga buhay. We thank you for your word dahil patuloy pong nagbubunsod ito ng kalakasang espiritual at patuloy pong nagdudulot ng matatag na pananampalataya at patuloy po na nagbibigay ng matibay na pag-asa. Salamat din sa isa naman pong matiwasay na araw na inyo pong ipinagkalob sa amin. Dahil alam po namin bilang aming mabuting ama sa kalangitan ay may panibagong lang biyaya kayo at may panibagong lang pagpapala kayo sa aming mga buhay bilang iyong mga anak. That's why today is our receiving day and we expect that we will receive all the blessings that you have stored and prepared for us today. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay atin pong mababasa sa Exodus 8:10. Ito po ang wika sa Tagalog ang Biblia. At kaniyang sinabi sa kinabukasan at sinabi ni Moises, mangyayari ayon sa iyong salita upang iyong maalaman na walang gaya ng Panginoon naming Diyos. And in Amplified Version, Exodus 8:10, and Pharaoh said, tomorrow, Moses said, let it be as you say, that you may know that there is no one like the Lord our God. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Exodus is no other than Prophet Moses himself. And Prophet Moses authored 5 books in the Old Testament, which are Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. And these first 5 books in the Old Testament, brethren in Christ, known as Pentateuch, or known as the Book of the Law. At dito mga kapatid ay sinasabi po mga kapatid ng sulat ni Moses na nung sila po ay palabas from Egypt, because alam naman po natin na naging slave ang mga Israelites sa Egypt, at ito po ang panahon na sila po ay palalayain ng Diyos sa pamamagitan po ng pangunguna at pamumuno ni Prophet Moses, brethren in Christ. At ito nga po ay pinag-uusapan nila dito yung plagues, brethren in Christ, or salot na mangyayari sa Egypt kapag hindi po payagan ang mga Israelita na mapalaya sa kanila mga kapatid, sa kanilang pang-aalipin, sa kanilang pagpapasakit at sa kanilang pagpapahirap. At dahil nga po ito ay sinabi ni Prophet Moses, brethren in Christ, ay hindi naniniwala si Pharaoh. Kaya sabi niya, kailan gusto mong mangyari? Sabi niya, mangyari bukas. So ang sabi po ni Prophet Moses,
mangyayari ayon sa iyong salita upang iyong maalaman na walang gaya ng Panginoon naming Diyos. So parang sa madalit sabi, hinamon ni Pero ang Diyos ng Israel, mga kapatid, sa pamamagitan ng mapanghamon na salita, mga kapatid. Ngayon, what happened if we are going to read the entire chapters and even the proceeding chapters, brethren in Christ, ay talagang pag kinabukasan, nangyari ang sinabi ni Moses, dahil again, wala naman po talagang salita ang Diyos na hindi mapangyayari. Ngayon, kung ang negatibo na hamon at sinalita ni Pero ay pinapangyari ng Diyos, mga kapatid, on a positive side, ay ano rin naman po ang ating sinasabi ay kaya din papangyarihin ng ating Panginoon. That's why our today's message entitled, Let It Be As You Say. So, brethren in Christ, remember na sinasabi po ng Proverbs, life and death is in the power of our tongue. Kaya mahalaga ho na binabantayan natin, iniingatan natin, at pinipili natin ang sasalitain at bibigkasin ng ating mga bibig. Dahil kung ano ang sinasabi natin, mga kapatid, yun ang nangyayari sa ating buhay. Again, kung ang negatibong hamon ni Pero ay pinapangyari ng Diyos, naniniwala rin po ako sa isang banda na kapag tayo naman ay nagsalita ng mga magaganda, maiinam at mabubuti, ay papangyarihin din po ito ng Diyos, mga kapatid, knowing that He is the God na ating pong pinaglilingkuran. And our today's word, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, or we will just study it, or we will just hear it from someone who is teaching and preaching to us. We have to agree it personally, believe it personally, claim it personally, and declare it personally so that there will be manifestations in our lives. Kasi mga kapatid, ang kaibahan lang naman sa lupo ng mga mananampalataya ay ang level ng pananampalataya. Kaya laki-lakihan na po natin ang ating pananampalataya when it comes to receiving the word of God. And our today's grace and promises that we are going to tackle, we will discuss 4 P's and we will acronym the word juice, brethren in Christ, DEWS. At ito po, mga kapatid, ang mga magaganda, maiinam at mabubuting salita na pwedeng mamutawi sa ating mga bibig, dahil again, ano man ang ating sasalitain, ano man ang ating bibigkasin, ano man ang ating sasabihin, ito ay pwedeng papangyarihin ng Diyos if we only believe who our God is. First point, God hears your powerful declaration. Tandaan po natin, we have to declare powerfully, brethren in Christ. Kaya mga kapatid, kapag sinabi mo na I am healed, brethren in Christ, then you do it powerfully in the name of our Lord Jesus Christ. Aba mga kapatid, papangyarihin yan ng ating Panginoon. Instead na tayo mga kapatid ay para bang doubtful, kailangan every time that we declare the word of God, brethren in Christ, declare it powerfully, dalagang yung may authority. Kasi mahalaga ho, mga kapatid, na confident tayo sa Word of God. Because declaring powerfully, brethren in Christ, it shows na tayo, mga kapatid, ay very confident sa mga salita ng Diyos na ating pong dinideklara, mga kapatid. Kaya tayo ay napakahalaga
na tayo po mga kapatid ay nagdideklara ng very powerful brethren in Christ. And second one, God hears your positive expectation. Kailangan tayo ay nananalangin mga kapatid ng mga positibo. At of course, brethren in Christ ay tayo po mga kapatid ay nag-expect of course ng positibo, because once we pray positively, we are expecting positively also, brethren in Christ. Kaya mahalaga ho na tayo po mga kapatid ay sabihin natin mga kapatid, positively tayo na nag-expect sa ating pong mga sinasalita po sa Diyos. And of course, brethren in Christ, kaya mahalaga po yung positive expectation. Kasi yung iba mga kapatid ay parabang wala na silang parabang ini-expect, parang nawalan na ng pag-asa, parang hindi na, parang tingin nila hindi na sila makaahon sa buhay. Mga kapatid, expect positively, dahil habang tayo nabubuhay, tayo po ay mayroong tinatawag mga kapatid na pag-asa. Kaya salamat sa Diyos, dahil ito po ay talagang nakakalugod sa ating Panginoon mga kapatid. Kaya lead us positively expect from the Lord, brethren in Christ. And of course, God hears our powerful words. Mahalaga po ang ating mga salita, mga kapatid. Or tinatawag po natin mga kapatid na pagsasalita ng mga magagandang bagay, maiinam na bagay, at of course, mabubuting bagay. Kaya mga kapatid, instead na mga negative ang lumalabas sa ating mga bibig, imbis na puro problema ang lumalabas sa ating mga bibig, imbis na puro hinaing ang lumalabas sa ating mga bibig, imbis na puro reklamo ang lumalabas sa ating bibig, why don't we, brethren in Christ, pronounce ng tinatawag po natin na mga magagandang salita sa Diyos, para po ito ang mangyayari sa ating mga buhay. Kaya if we are in need, brethren in Christ, sabihin natin God will provide. If we are sick, sabihin natin by His stripe we are healed. At pagka tayo ay kinukulang, sabihin natin His grace is sufficient for me. So mahalaga ang words, brethren in Christ. Kaya tulad ng sinabi ko kanina, piliin natin ang mga salitang ating bibigkasin, mga kapatid, dahil again, kung ano po ang ating mga sinasalita, yun po ang nangyayari, yun po ang nagmamanifest, at yun po ang nagaganap sa ating mga buhay. Fourth point, last point, God hears your pleasable statements. Kailangan mga kapatid ay naandun po yung tinatawag na kalulugod na statement. Mga kapatid, hindi po yung parang lumalabas sa bibig natin, ayoko nang mabuhay, gusto kong mamatay, bakit ako pa? Mga ganyan na mga salita. Kailangan, mga kapatid, yung despite that we are experiencing challenges, difficulties, hardships, yung magaganda pa rin yung ating mga sinasabi, mga kapatid. Kaya mahalaga ho na maunawaan po natin ito, dahil it happened sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya lead us declare positive, brethren in Christ, and lead us declare, brethren in Christ, ng tinatawag po natin ng mga bagay na it will glorify God. Kaya salamat sa Diyos. Kaya di ba every time that we praise God, hinahaluan po natin ng Word of God, sinasama natin ng Word of God. Every time that we pray to God, nagpre-pray tayo according to His words, and everything
we do, brethren in Christ, ay ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, at ayon sa mga pangako ng Diyos, mga kapatid, upang tayo po ay patuloy na mapagpala ng ating Panginoon, mga kapatid, dahil maraming mga Kristiyano ang talagang medyo instead na ang kanilang mga dinideklara, mga kapatid, ang kanilang mga words ay magaganda, maiinam at mabubuti, ay hindi ho natin kinariringan ng mga gayon. Pero again, brethren in Christ, mahalaga na pinipili po natin, mga kapatid, ang bawat salitang bibigkasin, sasalitain at sasabihin ng ating mga bibig. To sum up of our today's message, which entitled, Let It Be As You Say, and our today's grace and promises that we tackled, we discussed four P's, and we acronym the word JEWS, DEWS. First point, God hears your powerful declaration. Second point, God hears your positive expectation. And third point, God hears your purposeful words. And fourth point, God hears your pleasable statements, brethren in Christ. And these are the four P's: powerful, positive, purposeful, pleasable. And these are the acronym of the word JEWS: declaration, expectation, words, and statements, brethren in Christ. Kaya, again, ano man ang ating sasabihin, negatibo man, positibo man, magbuti man, maganda yan, yan po ang mangyayari sa ating buhay. Kaya, kung tayo ay mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, why don't we declare the positive one, not the negative one, brethren in Christ? Dahil, again, tulad ng sinabi ko, sabi ng Proverbs, life and death is in the power of our tongue. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil tunay nga po na ikaw ang Diyos na nagpapatotoo, ikaw ang Diyos na nagpapatunay, ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng mga tanda upang kami ay lalong manangan, magtiwala at sumampalataya sa iyo na ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Salamat God, dahil ang aming mga sinasabi ay pinapangyari po ninyo sa amin, Panginoon. At salamat God, dahil pinapangyari mo yung mga powerful declaration namin, yung mga positive expectations namin, yung purposeful words namin, at maging yung pleasable statements namin, Panginoon, ay salamat dahil ikaw, O Diyos, ang patuloy po na nabibigyan ng kaluwalhatian at kaluguran, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong katapatan, at salamat sa iyong kadakilaan. Patuloy po ninyong pagpalain ang bawat isa sa amin, spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, and all aspects of our lives. Patuloy po ninyo i-bless ang aming mga kapatid na may mga negosyo. Patuloy nyo po i-bless ang aming mga kapatid na may mga trabaho. Patuloy nyo po i-bless ang aming mga kapatid na nag-aaral. Patuloy nyo po i-bless ang aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang bahay, ano man po ang aming mga ginagawa. At salamat sa araw na ito, dahil minsan pa namin tatanggapin bilang iyong mga anak ang iyong mayamang laang biyaya at mayamang laang pagpapala. That's why throughout the day, kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious, favored and blessed. At tiyak na kami ay magiging pagpapala sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Salamat Lord sa lahat ng iyong mga anak, born again, Christian at mananampalataya sa buong mundo. Because in your hands we are well secured, well protected, because we are covered with your precious blood, we are surrounded with your guardian angels, and we are bearing your powerful name. Salamat po din sa aming bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala, hindi po bansang isinumpa, at itinataas po namin ang aming mahal na presidente kasama ng kanyang kabinete
ang mga senators, governors, mayors, captains, councilors, mga kagawad, mga tanod, lahat ng government officials from national down to local, kasama na rin po ang Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police. Lord, we lift them up all to you and we pray that bless them all and help them, Lord, to serve people with integrity, dignity, and honesty. Salamat, Lord, sa patuloy po na pagbuhos ng iyong pagpapala. Salamat sa patuloy na pagbuhos ng iyong biyaya sa aming mga buhay. Tunay nga po na we are enjoying all the blessings that you have given to us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this we pray in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen.